Hello everyone, Mark here. So naisip ko ang gumawa ng isang series kung saan i-discuss ko isa-isa yung mga importanteng software components na hinahanap ng mga panelists. So initially, 9 yung naisip kong software components at i-discuss ko sila 1 per video. Number 1 on my list is itong login module. Ano nga ba itong login module? Itong login module yung unang bumubungad sa isang user kapag nag-a-access sila ng isang site, application, o ng isang system. Usually, naghihingi sila ng input sa isang user. Ano itong mga inputs na ito? Pwede username, password, email address, fingerprint, face signature, facial signature, pwede voice signature din, or PIN. Maraming pwedeng i-input ang user. Ano nga ba dahilan kung bakit naghihingi sila ng inputs na ito. Imagine na residente ka ng isang sub-location. Siyempre, hindi mo naman gugustuhin na may mapapasok na masamang tao sa lugar ninyo. So, dito papasok yung mga security guards. Sila yung mga nagaharang sa mga masasamang loob para hindi makapanghamak sa inyo. Ganon yung role ng isang login module. Siguro ng mga login module na tanging yung mga may karapatang access lang ang nakakatuloy sa isang site or application. In making a login module, make sure na meron kayong error handling process. Dapat kapag may isang hacker or anyone na walang account sa inyong system, kapag nag-enter sila ng kahit anong input, mga mali-maling inputs, dapat meron kayong tamang error message na ibabalik sa kanila. Usually, sapat na yung word na bad credentials. Huwag nyo nang bigyan ng word na incorrect username, incorrect password. Kasi nagkakaroon ng idea yung isang hacker na kung ano yung mali sa in-input nila. Dapat bad credentials lang lagi. Another na important na part sa isang login module ay yung filtering ng mga user types. Kasi sa isang system, maraming klase ng mga users ang nag-login. For example, sa isang student management system, meron tayong different kind of users dyan, hindi lang isang student. Meron tayong faculty din, staff. So, student, faculty, saka school staff. So, dapat kapag nag-login ang isang student, sa student portal lang siya tutungo. Kapag nag-login ang isang faculty, sa faculty portal siya tutungo. Kapag nag-login kumwari ang isang admin, sa admin portal siya tutungo. Pero lahat ng yun ay nag-a-accessan sila ng isang login module. Again, yung login module, siya lang yung parang kaisa-isang gate. Tapos, siya yung papatuloy or nag-guide kung saan lugar tutungo yung isang certain user. Another important part is yung sessions. Yung sessions na ito is yung parang ID mo. Parang guest ID mo sa isang building na pinasukan mo. Pare, visitor ka lang, may ID na binigay sa'yo. Dapat kung kailan lang valid yung ID na yun, maganda lang yung ano mo, parang time na ginugol mo sa system mo. Another scenario, by the way, for sessions is, for example, nag-login ako, tapos kinlose ko yung tab ng site na yung pinag-loginan ko. Dapat kapag binisit ko ulit yung site, nakalagin pa rin ko. Hindi ako maglalagin ulit. Another na important part about sessions is yung session expiry. May expiration kasi yan. Kumari, usually 1 hour. Kapag 1 hour inactive ka, wala kang masyadong ginagawa sa site na yun, automatically expired na yung session mo. Maglalagin ka ulit dapat. Kasi kung wala ang session expiry, prone ito sa mga security risks. So, dapat ini-expire natin yung mga sessions na bawal. So, dapat may limit. Ganun. Another is yung mga auditing natin. Kapag nag-login yung isang user sa inyong system, dapat natatrack, namomonitor yung ano nila, kung kailan sila nag-login, saan IP address sila anong IP address yung gamit nila kung nag-login sila. Mga ganun. Tapos, kung nag-logout sila, nare-record din dapat ang system kung kailan sila nag-logout at
anong IP address ang inugat nila once na nag-dapat sila. One thing na may bibigay ko sa inyo once you develop a software is making sure na isang login module lang yung inyong gagawin. Kasi may times na may nagpresent sa amin, iba-ibang login module ang per user ang pinipresenta nila sa amin. For example, sa student management system ulit, kapag maglalagin si student, sa isang student login siya, magpo-proceed. Tapos, i-ano na naman nila sa faculty login na naman sa magpo-proceed. Manin yung ganun. Dapat isang login module lang tayo. Tapos, si login module yung mag-guide kung saan portal magpo-proceed yung isang user. Dapat, si login module yung nakaka-determine kung ano yung user type ng nag-login. Tapos, kung wala naman siya makitang account dun sa database, yun, dun siya mag-throw ng error dun sa pabalik din sa username. So, those are the things na madalas na hinahanap ng mga panelists when they're checking your software project. I hope na naging helpful itong video na ito. And abangan nyo yung mga next parts itong series na ito. Hey, love. Thank you for watching. Have a nice day. Bye.